Ito naman, kayo naman, Ma'am Shi Zonita at Ma'am Shi Vina at Ma'am Shi Rufa. Paano nyo sinusuporta ng isa't isa para mapanitili yung friendship ninyo? Friendship? Hindi ko na pronounce ang letter E. Friendship? Para mapanitili yung friendship sa likod na inyong pagkabihi sa pagiging Ma'am Shi. Well, I think yung nakikita nyo kasi ngayon, masaya kami, we're happy, we're nagkukulitan kami, nagtothrowback kami, you know, we're always joking around. But what's really important and nice about our friendship is, even through our most trying times, our most darkest moments, nandyan kami para sa isa't isa. I remember nahiwalay si Vina, kasama ako, nakita ko yung na-experience ko lahat yon, nahiwalay din si Donita, yung sa akin, lahat kayo kasama rin, si Carla, you know what I mean? So, we're always there for each other. And I think yun ang pinaka-importante, na hindi lang kayo sa happy moments magkasama. I think true friendship is all about na pag walang-wala ka and you're down and out at wala kang matakbuhan, nandyan kami para sa isa't isa. Tama. Okay. Abdul, natetest yun eh. Yung pinaka-down moment. Oo. At saka hindi yun ha, maski hindi kayo masyado nagkikita because of, you know, different stories na nangyayari sa buhay, mga pinagdaanan nyo. Pero hindi kayo yung parang, oh my God, wala na siyang time sa akin. Hindi yung mga ganun na parang nagiging negative. Hindi. Pag nag-time kayo magkasama, excited kaming magkasama. Hindi yung parang, ay, wala siyang time, yung ganun. So we try to make time, but it's just that yung mga situation hindi nagkakatugma-tugma. Pero nandoon yung friendship, hindi nawawala. Correct. Sa amin kasi siguro nag-mature kami and we're like always thankful for the blessings. Hindi namin nakikita yung mga negative ng mga situation. Hindi, ako gusto ko lang talagang i-hail din si, hindi ko alam sa Tagalog yon, i-hail si Carla. Kasi si Carla ngayon, syempre successful siya. There was a time talagang walang-wala si Carla. And ngayon, na siya naman na nakakaangat, yung ibang friends namin, hindi na ako magme-mention ng names, tumutulong siya ng kusa. Hindi na kailangan humingi pa yung friend namin ng tulong sa kanya. Siya na talaga nagbibigay at hindi niya pinapamukha, "Hoy, tinulungan kita." Parang natatouch lang kami na nakakatulong ka ngayon. Dahil dyan, akin na yung isang bracelet. Yung pala. Friendship goals talaga kayo. Friendship goals. Oo. Hindi ko naman alam bakit hindi ka rin tumulong. Ano yung laki ng bracelet mo? Pwede ba ako mag-share ng isang bagay? Ma'am, wala. Mag-raise ka na. Okay, ano to? Speaking of alahas, may isang time din na pinahiram sa akin ni Rufa yung hikaw niya na super laki. Tapos nawala siya. Somebody took it from me. Tapos, yes. Totoong alahas ito. Super magandang sinabi si Rufa doon. Yes, tapos umiiyak ako. Sabi ko sa kanya, "Rufa, babayaran ko yon. Bibigyan mo ako ng isang taon para maghulog ng pera, ganun-ganun." Tapos sabi niya, "Girl, it's just money." So, after that, nagdasal ako. Sabi ko, "Lord, promise, magiging mabuting tao na ako. Basta tulungan mo ako." Mabuti ka naman eh. Tapos, nahanap ko siya. Nahanap yung earring the next day. I found out that the person stole it. Nung binalik ko na kay Rufa, sabi ko, "Rufa, you will always be my best friend." Kasi pinatunayan mo talaga na money is not an object in our friendship. Oh, I love this friendship. It's a friendship goal. Sensitive pala si Ate Rufa. Oo, marami. Actually, si Rufa ang nag-umpisa ng lahat. Kasi siya talaga ever since ang may pera sa amin. Ayun.